Magandang araw mga kabatid and welcome naman po sa isang bagong talakayan dito sa Tagasuri. Ako po si Kaburno at ako ang inyong taga-suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon ay tatalakayin natin itong mga... Kasi alam nyo na, merong nagtatago. Eh syempre, yung mga members nung nagtatago, nako, ang dami ng mga pinagsasabi. Eh, yan po yung ating pag-uusapan kasama si kapatid na Gabriel De Guzman. Brother Gab, magandang araw sa iyo, bro. Hello po, magandang araw din po, Kaburno. Kapayapaan po ng Diyos sa parating sa akin. Ayan, pero bago muna natin simulan ang ating episode ay magdasal muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan, eto na kapatid na Gabriel. Bago muna natin simulan, bro, ang ating episode, ay mag-promote ka muna ng iyong mga social media pages, Brother Gabriel. Yes po. Ayan, ha, baka may hindi pa nakasubscribe dyan, Karunungang Katoliko po. Ayan. Pag sa Facebook naman po, Karunungang Katoliko TV. Ayan, okay, eto na. At also, Brother Gabriel, kung may mga tanungan po yung ating mga kapatid, ipadala po sa ating email address, factbustersph@gmail.com, sa ating website sa www.factbusterph.blogspot.com, at kapatid na Gabriel, pwede ding i-comment yan sa baba ng ating video at pwede ding ipadala yan sa ating Facebook page, kapatid na Gabriel, The Beloved Catholic. Ayan, so sisimula na natin ang ating episode ngayon. Siyempre, ilang araw na nagtatago si Apollo Kibulo, hindi pa rin lumalabas, ano? Hindi pa rin siya nahuhuli ng NPI. Pero sa mga araw na patuloy na ganun ang nangyayari, ay ito, ipapakita ko lang sa iyo ito. Panoorin na. Anak na nagbago sa lahat ng ating mga buhay. Ngayong araw, mga kapatid, kung babasahin natin ng lahat ng mga headlines, naririyan ng ating mahal na pastor, ang tao na wala kasalanan, ang tao na pure, ay pinaparatangan ng kung ano-ano, mga kapatid. Ngunit ang ating mahal na pastor ay walang ibang itinuro sa atin kundi ang pag-ibig. Opo. Ayan, napanood mo at napakinggan, Brother Gabriel, yung pagsusumamo, wala daw kasalanan. Hindi ko narinig yung huling part, ano, wala daw ibang tinuro kundi, what? Ulitin nga natin yun. Yung bandang dulo, wala daw ibang tinuro. Ah, pag-ibig, gayon. Oo, reaction mo muna dito
sa kanila nga, ayan, ipakita ko lang ha. Ayan, no? Nakita mo ba yun? Ewan ko kung klaro ba sa iyo yan. Yung itsura ng pastor, oh. Oh, pastor, oh. Tapos nagdadasal sila sa harap ng larawan ni pastor, di ba? Paano ngayon yan? O, kasi sila, nagsasabi sila na yung mga Katoliko sumasamba daw sa rebulto. O, si paano ito, saan, Brother Gabriel? Parang, o parang Diyos-Diyosa na rin pala nila si Kibuloy kasi yun ang kanilang sinasabi din sa atin, di ba? Dapat yung rule na kanilang sinasabi sa atin, i-apply natin sa kanila. Di ba ganun yun, Brother Gabriel? Opo, pwedeng i-apply talaga sa kanila. Actually nga, sila naman talaga, hindi naman talaga parang eh. Talagang silang may tunay na idolatry. Kasi kung aral sa aral lang yung basihan, yung kabornok. Tayo naman, hindi naman natin sinasamba ang mga sacred images kagaya ng bintang nila. Eh si Kibuloy, hindi eh. Diba? May video nga sa kabornok na hindi daw siya tatanggap ng worship mo kung hindi ka nag-o-obey sa will of God. Eh yung will of God na yun, pag sinabi ni Kibuloy na will of God, will niya yun. Eh siya na yung bilang appointed son of God. Di ba may worship yun? Hindi siya tumatanggap ng worship mo, yung lulugod-luhod daw. O, pero pagdating naman pala sa ano eh, di naman nag-o-obey sa kanyang will. O, kaya sila talaga kaburlog yung totoo, pero idolatry. Sinasabi na yan ni Kibuloy eh. Hindi man yung diretsong sambahin niyo ako. Wala mang ganon kaburnok. Pero indirectly speaking, at maiintindihan mo na kagad, common sense na nga kailangan, sinasamba talaga nila si Kibuloy Kaburnok. And then, isa pa yung comment ko din kanina, no, total na itanong nyo din. Acting na lang eh, fake news may sasabihin? Wala daw tinurong di pag-ibig? Oh, come on. Sino yung tinuloko nila? Eh, kagaya niyan yung sa night duty pa lang, tsaka yung nagsiselo siya sa mga spiritual wives ni pag-ibig ba yun? Bakit mo tatakutin si ano? Sino ka pa yung babae na yun? Si ano? Penelope ba yun? Si yung babae, tinatakot di ba ni Kibuloy? Anong bintang niya? Parang padadalhan ng ano, ng tawag doon? Angel of Death. O, di ba? Sisingilin daw niya, may utang daw. Naku po, hindi pag-ibig yon. Hindi pag-ibig yon. Yan eh, malaking kalokohan. Ah, si Stephanie. Next is yung Stephanie, si Pane. Ayun, yung Pane. Diba? Oh, ba't tatakutin si Pane? Yung ba'y pag-ibig? Hindi ka nag-i-instill ng love noon. Nag-i-instill ka ng fear noon. At isa sa mga pinaka-the best example ng pag-i-instill niya ng fear instead of yung love is yung nagpipreach siya kung paano mangyayari sa mga hindi, tawag doon, yung nag-i-instill siya ng fear, ng takot, kung paano yung mangyayari sa mga hindi susunod sa will niya. O, di ba, halimbawa, o, nilabanan mo yung, ano, yung son of God. Di ba, nilalabanan mo yung son of God. O, anong gamang nangyayari sa'yo ngayon? O, eh, bahala ng angel of death sa'yo. O, di ba? O, yung leeg mo, yung hugat sa leeg mo, madadamage, mamamatay. O, kaya naman, o, kagaya nung ginawa niya kay Soriano, magkakaroon daw ng matinding sakit. Kasi yun yung sabi ng Revelation nung tatay niya sa kanya. Oh. Eh, hindi naman pag-ibig yun eh. O, alibawa, nagsinungaling siya, sabi ni Kibuloy, lahat daw tayo, dadaan daw sa kanya. Hindi naman totoo yun, hindi pag-ibig yun. Ang pag-ibig yun, dapat nagsasabi ng totoo, hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Oh. Yun po, Kaburnong. Ayan, o ngayon, kapatid na Gabriel, eh syempre, si Apollo Kibuloy, nagtatago pa rin yan. Oo, tago ng tago. Pero, ito ah, ipakita ko lang sa inyo mga kapatid. Itong picture, post ito ng member niya. Ito ah. Ayan ah. Oh, ito, shinare pa ni De Gracia Noelan. Basahin mo nga itong post ni Rasi Laranas, kapatid na Gabriel. Okay. I'm telling you, these clouds are not here for nothing. This life in Goshen. Glorification era, April 3. Ano meron? Ayun, meron. So nakikita mo yung cloud formation daw noong April 3. Eh sabi, ibig sabihin daw, dahil dito sa cloud formation, ayan na, ipakita na natin. Meron pang video yan eh. Ayan o, oh, maganda daw yung ulap sa ano. Ayan ha, pakinggan natin. Right behind me
Maganda ng clouds, oh. So, ano ang sabihin ng mga clouds na yan? Ayan! Pinapalitaw niya na parang yung Diyos daw ay merong gustong ipakita sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi nga, si Kipuloy, pinipersecute. Yan yung context dyan eh. Kaya yun ang mga post niya, kapatid na Gabriel. Yan ang gusto nilang ipalitaw ngayon. Diba? Mga desperado na talaga, kapatid na Gabriel sila. Oo. Naku, nag-i-illusion ko naman. Oo, alam mo naman, palagi naman nangyayari yung mga ganyan, di ba? Sa ulap, yung tawag nga dyan, kapatid na Gabriel, ang tawag nga dyan, itong tinatawag nating cirrocumulus clouds. Ayun. Oo, yan ang tawag dyan. Basahin mo nga ito, kapatid na Gabriel. Opo. Another form of high cloud is cirrocumulus. Ayan. This tends to be large groupings of white streaks that are sometimes seemingly neatly aligned for post climates. These clouds mean a spell of fair weather. Ayan. O, diba? So, palagi namang may fair weather at kadalasan, nangyayari itong pagkakaroon ng cirrocumulus clouds, kapatid Gabriel. So, hindi yan extraordinary. Ordinary lang yan. Di ba? Ganun yun. Oo, mga po. Okay. Ay, naku. Elementary pa lang, naturo na yung clouds na yun. Di ba? May nimbus pa nga, cumulonimbus. Di ba uri ng clouds? Pag-aralan mo lang, grabe, napaka-elementary. Hindi ka mauuto. Oh, isa pa, Brother Gabriel, alala mo, nung nakaraang April 8, di ba, merong nangyari eh, isang space phenomenon. Ipakita natin kasi inuugnay na naman ng mga members ni Kiboloy sa kay Kiboloy eh. Oh, ito ay ipakita ko lang sa screen, kapatid. Oh, ito na naman ha. Oh, post na naman ito ni Zedekiel Buenafezar. Basahin mo nga ito, kapatid na Gabriel. Okay, so ito muna yung picture, no? Ginawa nila yung sa aklat ng Joel. The sun will become dark and the moon will turn... Oh, come on. Will turn blood red before that great and terrible day of the Lord arrives. So, Joel 2:31. So, ito naman yung kanyang caption. Wait until April 8. April, ano na kayo? 2024 comes. Hashtag his words. It is the day of the Lord. Ayan. It's the day of the Lord. Pastor ACQ. Ayan. Oo, yan ang kanyang gustong sabihin. At na, syempre, base sa picture, parang mayroong tinatawag tayong red moon ata yung tawag, ano? So, red moon or blood moon, oo. Blood moon, oo, blood moon, oo, tama. Oo, yun ang gusto niyang ipalitaw dahil mangyayari daw ito sa April 8. Syempre, ayon sa Biblia, di ba, Brother Gabriel, nung ipinako si Kristo, ito yung nangyari sa buwan, ano? So, nadumilim, pagkatapos nasa gawa ata yun, mamaya i-quote natin, kapatid na Gabriel, yung nakasulat. Ano? So, at yan, inuugnay na naman nila kay Kibolo yan. reaction mo muna dito sa, ano, bago natin investigahan, kapatid na Gabriel. Grabe naman, kabornok, eclipse lang yung nangyari, hindi naman namula yung buwan. Hindi nga kita dito sa Pilipinas, yun eh. Kapal naman ang mukha ni Kibolo eh. Diba? Hindi naman nakita sa Pilipinas, sinabi na yun ang pag-asa, doon lang sa ibang bansa makikita yung eclipse. Pero hindi po namula yung buwan. Nagmukha lang siyang madilim kasi nga, dahil doon sa may shadow, di ba? Yung numbra tsaka pinumbra. Naku po, basic science lang po yung mga kapatid. Kailangan nyo lang po at least mag-aral nung patungkol sa physics yun, if you're not mistaken. Kabo na, correct me if I'm wrong, no? Yung patungkol sa shadow, physics yung numbra at, tsaka pinumbra. Physics at astronomy. Brother Gabriel. Physics and astronomy. Thank you po, Kabornok. Yun po, at least high school lang po kayo, maitindihan nyo po yung nangyari po dun sa eclipse po na yon, mga kapatid. At hindi lang po isang beses nangyari yung eclipse. Naku po, mga kapatid, almost 4 billion years, lagpas pa nga yata eh, 4 billion years na po ang Earth, ilang beses na po nangyari yung eclipse na yan. No? At hindi naman po lahat ng eclipse attributed kagad sa mga tawag doon yung kagaya doon sa Biblia, mga kapatid. Yun po ay special na pangyayari lamang po.
at hindi pwedeng i-claim ng kung sino-sino man. No? At walang kinalamang kikibuloy eclipse na yun. Natakot lang po kasi mga kapatid na syempre, eh yung kung mag-aaral po tayo ng basic na ano, astronomy, may pagkakataon po talaga, may mga, nakalimutan ko yung tamang term, incident ba yun? May pagkakataon po na talagang magtatapat po yung tatlo na yon, yung sun, moon, and then earth. And then magkikreate siya ng shadow, yung penumbra, tsaka yung dalawa na yun, dalawang uri ng shadow. And then, pagdating sa atin, sa paningin po natin, mga kapatid, lalo na kapag nandun pa sa may part na gitnang gitna, pakikita nyo yung madilim. Ayan, huwag po mukhang madilim kahit tanghaling tapat pa. Walang kinalaman si Gibuloy doon ang kinalaman. Kaya po, I'm very sorry to say, naku po mga kapatid, nag-i-illusion lang bang po sila, mga kapatid. Ayan na. Ayan, at para bigyan pa ng context, basahin natin yung Gawa 2:20, kapatid na Gabriel, kung ano ba ang sabi sa talatang yan, na yan ang kanilang batayan, Brother Gabriel, na dahil inuusig na si Kibuloy at nangyari nga ito, halalagot. Yun ang kanilang gustong ipalitaw. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at pangit. Ayan, so aside doon sa Joel 2:20 na ipinakita kanina. Ayan, so ito yung ipinakita, ipakita na natin na Brother Gabriel sa screen, yung kanilang gustong ipalitaw, yung Joel 2:31 pala. Ayan. So, ini-attribute nila ito kay Kibuloy, kapatid na Gabriel, yung nangyari noong April 8. O, tanong, kapatid na Gabriel, tama ba sila in the first place? Nagkaroon nga ba talaga ng Lad Moon? Kasi ganito yun, ano, Brother Gabriel. Kasi ako, mag-lecture ako ng konti sa astronomy nito. Eh, mali talaga ito, Brother Gabriel, yung post. Bakit? Yes, yes. Oo, kasi ganito yun. Yung kanilang gustong ipalitaw, yung mangyayari daw, tinatawag na lunar eclipse. Kasi ito, lunar eclipse ito eh. Ipakita lang natin sa screen ha. Ito, pakibasa, kapatid na Gabriel. Okay. Sabi po dito, a blood moon happens when Earth's moon is in a total lunar eclipse. While it has no special astronomical significance, the view in the sky is striking as a usually whitish moon becomes red or ruddy brown. Lunar eclipse can only happen during a full moon when the sun fully illuminates the surface. Ayan. So, ito yung gusto nilang ipalitaw. Lunar eclipse daw yung nangyari noong April 8 dahil nga sa post nila na yung buwan, eh, merong blood moon ni Ganga. O, tignan natin, Brother Gabriel. O, ngayon, para mas maunawaan natin, ano ba itong lunar eclipse? Ayan, oh. So, ipapakita lang natin sa screen, kapatid na Gabriel, na yung Earth na sa gitna ng sun at moon. So, yung shadow ng sun, magre-reflect, magkakaroon, mag-form ng shadow, para kung ano man yung moon na makita natin, eh magmumukhang kulay pula, Brother Gabriel. So, yun yung lunar eclipse. So, nangyayari yan kapag in alignment yung sun, earth, at moon. So, yung tawag dyan, lunar eclipse. Dyan, sa lunar eclipse, nagkakaroon ng pulang buwan, bloody moon. Ayun. So, yan ang ipinapalitaw nila. Pero ito yung tanong, Brother Gabriel. Yan ba ang nangyari noong April 8? Mali. Hindi ganon. Ang nangyari noong April 8, kapatid na Gabriel, tinatawag natin yan na solar eclipse. Ayun. Hindi pala lunar eclipse na pinapalitaw ng mga Kibuloy Natix, Brother Gabriel. Yung mga Kibuloy Natix. Patay na. Diba? Fake news peddler talaga ito. Kagaya din ang SMNI, Brother Gabriel, mga fake news peddler. Eh, total solar eclipse yung nangyari. Eh, ano ba itong total solar eclipse? Ano ba yung difference nun sa lunar eclipse? Pakibasa, kapatid na Gabriel. Okay. Difference between lunar eclipse and solar eclipse. The major difference between the two eclipses is in the positioning of the sun.
the moon, and the earth, and the longevity of the phenomenon according to NASA. A lunar eclipse can last a few hours. Yan, yan ah. While solar eclipse lasts only a few minutes. Solar eclipses also rarely occur, while lunar eclipses are comparatively more frequent. Ayan. So kaya nga, sinasabi nga nila, yung solar eclipse, kung minsan lang mangyari. O ngayon, ipakita natin sa screen ha. Ayan, yun ang pagkakaiba. Sa solar eclipse, yung buwan na sa gitna. Sa lunar eclipse naman, yung Earth na sa gitna. O, yan ang pagkakaiba, Brother Gabriel. So, yung nangyari ng April 8, solar eclipse yun. O, ano ba yung nangyari? O, ito panoorin natin. Ayan, o. O, yung reddish part, yan yung araw. So, tatakpan yan. So, yan, o. So, tatakpan yan ng ano. Hindi siyang natatakpan. Mm-hmm. Oo, ng unti-unti. Ayan, o. Ayan, ha. O, yan, ha. O, yan, ha. Hanggang sa, yan, ha. Yun ang example. So, yun. Kuha yan ng NASA, Brother Gabriel. NASA yung kumuha niyan. Kaya, nako, hindi po lunar eclipse. Hindi po nagkatotoo kay Kibolo yung kanilang sinasabi sa yes. Joel. Ano daw? 231. 31 ano, puro po. Lang ano. Oo, puro na lang yan ano. Ito yung mga measures nila na very desperate, Brother Gabriel, di ba? Yes, yes, Kabornok. Ayan eh, kaya tuloy ano eh, tawag doon, lalo tuloy nagiging ano tawag yung ilusyonada yung mga tao. Kung paano yung leader nila nag-ilusyon, pati sila nadami na din sa ilusyon. Tapos nataon pa na pinipersecute daw yung kanilang leader. Kaya ganyan na ganyan sila. Oh, eh, time will come. Dati pa naman nag-come yung time sa kanila, 2005, di ba? Oh, ano pa ba ang kailangan dumating na oras para sa mga ilusyonadang yan? Lagi lang sila mag-iilusyon. Yun ang mangyayari doon. Oo, kaya nako, kawawa naman itong mga miyembro ni Kiboloy. Alam mo ba, Brother Gabriel, meron pa akong isang napanood. Sabi daw niya, grabe daw yung espiritu kay Kiboloy. O, ito panoorin natin. Iba po ang espiritu na nalalaytay kay Pastor Kiboloy. Maniwala kayo sa akin. Nagiging sakristan ho ako. Meron po akong tsuhin na ubispo. Retirado na nga lang. Iba ho yung espiritu ni Pastor Kiboloy. Maniwala kayo sa akin. Pag ma-meet nyo lang si Pastor Kiboloy in person, mamamangha ka. Kaya nga sabi ko kay Pastor Kiboloy nung nakita ko siya, nagbano ako. Pastor, noon nakikita lang kita sa TV, television, maliit pa ako. Siguro, elementary, 7 years old, 8 years old, napanood ko si Pastor Kiboloy sa television. Kaya sabi ko sa kanya, Pastor, baka pwedeng payakap. Kasi iba ho talaga ang aura ng isang Pastor Kiboloy. Hindi po siya ordinaryong tao para sa akin. Ayun, o reaction mo muna dito sa kanyang sinasabi. Typical na panatiko. Ako din naman eh. Nung si Soriano, hindi ko pa po nakakasama personal. Hindi ko yan nakasama personal kasi nga nasa Brazil siya, di ba? Pero nung ako po dati ay nung MCGI pa, nag-ano kami noon eh. Tapos doon yung pag nagpapasalamat ba yung mga kabataan or yung kahit anong event, kumakanta yun sa harapan ng stage. Naalala ko noon ako ay nasa Apalit, Pampanga. Hindi ko lang maalala kung pasalamat ba yung kabataan or pasalamat dahil nabautismuhan ako. Hindi ko lang matandaan kung anong event yun. Pero alin sa dalawa yun. So nagpunta kami dun sa harap, kumanta kami. And then umakyat si Daniel Rason. So nakaramdam ako ng kakaibang ano. Kakaibang doon. Sabi ko, wow. Ang tindi nung aura, ang tindi nung ano, ganyan-ganyan. Na-realize ko lang,
hindi naman porke may matindi kang aura na mararamdaman, eh, nasa totoo ka na. Kasi kahit naman yung sa Born Again, may ganyan din sila eh. Yung ano, yung leader ng G12, yung pinaka-leader ba ng G12 Cabonok, yung Cesar Castellanos, if I'm not mistaken, yung nagtatag ng G12, naalala ko kwento nung mga kasamahan ko nun sa Born Again eh, ano daw, naglalakad lang daw siya, may nahihimatay na daw kagad, sinasapian na ng Holy Spirit, ganyan. Nag-ano na daw, nag-speaking in tongues daw kagad, tinignan lang daw, inipo lang daw, ganyan-ganyan, puro mga kung ano-ano. Pero yung mga feelings na gano'n, Cabonok, hindi yan magde-determine ng katotohanan o hindi. Kasi ang demonyo din naman kaya magpagaling. Ang demonyo din kaya din magparamdam ng masarap na feeling. Diba? Kung secular naman na pakiramdam, Cabonok, halimbawa, yung droga. Diba? Sinasabi nila, lumilipad daw sila, magaan sa pakiramdam, high na high. Pero masama ang epekto. Diba? Ganun din naman po kahit po sa relihiyon. Hindi porke masarap yung pakiramdam mo, magaan sa pakiramdam, lumulutang ka, no? Ang pakiramdam mo, eh, nasa langit ka na, eh, totoong langit nga. Eh, totoo na talaga yung nararamdaman mo. Sometimes, ano lang yan, nadadala lang tayo ng emosyon. At hindi yun nagre-represent ng facts o ng katotohanan. Kahit po nung, ano, kahit kung ako'y nasa MCG, ay nabautismoan ako doon, Cabonok, para ako naglalakad ng napakagaan ko. Halos di ko nararamdaman yung, ano, yung lupa, nung bagong lublob ako, napakagaan ng pakiramdam ko talaga, para ako lilipad na. O, eh, yung ba yung totoong bautismo? Hindi. Yun, eh, ano lang naman yun, parang kung matinding pungsulak ng damdamin, emotional factor, na mayroong something na nakaka-enjoy or masarap sa feeling na nararamdaman. But again, it doesn't equate sa fact. No, minsan kasi yung fact, walang pakialam sa feelings natin. Minsan yung fact, masakit. Pero yun yung katotohanan. So, dyan sa sinasabi niya, nakakaya pa nga Cabonok eh. Sabi ng lalaki, sabi niya, meron daw siyang tsuhin ba yun na, ano, na obese po, retired nga lang. Nakakahiya ngayon, sana di niya na lang sinabi kasi lalo niya lang, imbis na ano, nilulublob niya yung sarili niya sa kasinungalingan or kahihiyan. So, I'm very sorry. Yun lang po yung reaction ko sa kanya. Oo, yung masasabi ko naman, basahin natin yung unang Juan 4:1, kapatid na kape. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bula ang propeta sa sanglibutan. O diba, swak yung talata sa kanya. Diba? O di siya nagsuri. Yan ang masaklap. Diba? Yes. Ganun. Yes. So wag dapat matuwala ka agad. Kung maganda yung aura, eh maniwala ka na kagad. Ay, nako. Mali yan sa Biblia, Brother Gabriel. Diba? At syempre, dito sa ating programa, napatunayan na natin na si Kibuloy, bulaan talaga yon. Merong bula ang espiritu. Definitely. Diba? Yes, yes, yes. And speaking kay Apollo Kibuloy, o oh, eto na, panoorin na natin yung video na kanyang inilabas, kapatid na Gabriel. This, eh, yung audio recording pala. Pa rin ako sa kamay ng mga puti. Mga kaibigan, yan po ang iniiwasan kong mangyayari sa akin sapagkat I am preserving myself. Ito po ay wisdom ng Panginoong Diyos to preserve myself. Iniingatan po ako ng Ama na hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin na kanila akong bawian ng buhay sapagkat ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Yan po ay pag-iingat ng banal na Diyos sa akin. Gusto ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice, Boying Remulla. Written po yan, ha? Written.
bigyan ako ng garantiya ng PNP head na si Marbil, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. May garantiya na hindi mangingalam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas, maging Pasig man o maging dito man. Pagkatapos, si Hontiveros dyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong murumuro. Ayun, so yan ang pahayag ni Apollo Kibuloy na ata, base sa audio recording, parang may kuliglig, you know, nakasama. So ibig sabihin, nasa bundok yun. Gabi na. Oo, gabi na. Nasa labas bundok, siguro yan, sa kagabi na. Oo. Sige, reaction mo muna doon sa kaniyang mga pahayag na iyong napakinggan, Brother Gabriel. Ang dami niyang pasikot-sikot. Si Kristo, wala namang ganyan. Kung babasahin natin ang Biblia, mga kapatid, wala nang ang laban si Kristo kung tutusin eh. Hindi naman siya nagtago. Bakit? Alam kasi ni Kristo, balang araw, hahatulan siya. Unfairly pa. Alam ni Kristo yun. Meron kasing magandang sense si Kristo ng pagmamahal sa kapwa. Diba? Alam na ni Kristo yun. Kahit nga sa Biblia, sinasabi na sa Old Testament eh, yung kordero papatayin. Papatayin, alang-alang sa atin. Pero tingnan niyo po yung nangyayari dito kay Kibuloy na supposedly siya daw yung panibagong son of God or appointed son of God. Anong ginagawa? Wala siya hinaharap. Fugitive na siya, mga kapatid. Kahit isang sa mga kaso niya, hindi niya hinaharap. Ang dami pang mga cheche-bureche, ang dami pang mga palusot na kaysa daw ganito, kaysa daw ganyan. At meron pang iniilagan, iniiwasan, kaburnok. I don't know kung accurate yung ano yung translation, pero moro-moro daw, no? Moro-moro. Bogus ano daw, na-hearing naman daw para daw kay Senator Ontiveros. Siguro baka duwag lang talaga siya. Yun ang katotohanan dun. Ang ating Panginoong Jesucristo matapang. Kahit nasabihin natin na alam niya na mahatulan siya na hindi tama. Alam niya na maraming mga taong sisigaw at literal na ipapersecute siya para sa kamatayan. Pero lahat yun kinaya ng Panginoong Jesucristo. Hinarap niya. Walang cheche-bureche, walang arte. At pag nagkatwira ng Panginoong Jesucristo, base sa nabasa natin sa Biblia, may sense na kahit si Poncio Pilato, hindi kinaya ng konsensya niya. No, hindi kinakaya ng konsensya niya yung nangyayari. Kaya ano nangyari? Anong nangyari? Naghuhugas ng kamay. Ibig sabihin, yung mga nasa taas, yung mga nasa gobyerno, yung mga may handle ng batas, yung mga panahon na yon, alam nila na itong hinahatulan na to hindi karapat-dapat. Pero iba ang kaso sa panahon natin ngayon, mga kapatid kong Katoliko. Ibang-iba. Napakalayo. Singlayo ng Bulacan sa Davao. Baka higit pa. Singlayo ng pinitan namin ni Kaburno. Kasi ako dito sa Pilipinas siya, nasa Canada eh. O ganun, ganun mga kapatid. Gabi at umaga ang pagitan. E tignan nyo po, siya yung nagde-demand kung ano yung dapat na maging style ng paglilitis sa kanya. Ano na, wala tayong pakialam na kesyo. Haharapin niya daw, kung ano pinagsasasabi niya. Hindi, ang totoo nun, the mere fact na nagtago siya, naging fugitive na siya. Yung NBI na yung nagsabi nun, mga kapatid, NBI na ang nagsabi, fugitive na siya. Hindi siya talaga totoo Kristo. Sana sa mga, medyo mahimas-himas-masan na yung mga nauto dyan, lalo na yung mga member ng pastoral na natikman pa ni Pastor Kibuloy, mag-isip-isip naman kayo. Ngayon lang ako magsasalita sa mga sa mga hindi Katoliko ah. Mag-isip naman kayo, please naman, lalo na kayo mga nasa pastoral, yung mga tinikman, yung sinira yung pagkababae nyo ni Kibuloy. Please naman po, ayan na yung ebidensya, hindi siya yung totoong Kristo, hindi siya pinipersecute. Siya yung nga yung umiinag sa batas. Eh yung Kristo sa Biblia, kita mo, pinagtanggol pa nga siya ni Pedro eh. Tutuusin eh. Brother Gabriel,
Basahin? Yes, kabalo. Basahin nga natin. Basahin na nga natin yan. Sa sige po. Juan sige 18, po. Juan 18, simulan mo sa 2 hanggang 9 muna, Brother Gabriel. Tingnan mo yung reaction ni Cristo, ha? Juan 18 hanggang 9. So, 2 hanggang 9. Ito po. Si Judas nga rin naman na sa kanya'y nagkanulo ay nalalaman ng dako sapagkat madalas na si Jesus ay nakikipagkatipon sa kanyang mga alagad doon. Si Judas nga, pagkapanggap ng pulutong ng mga kawal at mga punong kawal na mula sa mga pangulong saserdote at mga pariseo ay nagsiparoon na may mga ilawan at mga sulo at mga sandata. Si Jesus nga na nakatatakot ng lahat ng mga bagay, ayan mga kapatid ha, nalalaman na ni Kristo, nasasapit sa kanya ay lumabas, hindi nagtago. At sa kanila'y sinabi, sino ang inyong hinahanap? Brother Gabriel, dyan pa lang yes, ha, nakikita na natin ha. Sa versikulo 4, nakikita na natin na iba yung Kristo ng Biblia sa Kristo ng Dabaw, Brother Gabriel. Di ba ganun yun? Amen! Amen! Magkaiba ka, Bruno. Ngayon, ituloy natin. Opo. 5. Sinagot niya sila, si Jesus na taga Nazaret. Sinabi sa kanila ni Jesus, ako nga, at si Judas din naman, na sa kanya'y nagkanulo, ay nakatayong kasama nila. Pagkasabi nga niya sa kanila, ako nga, ay nagsiurong sila at nangalugmok sa lupa. Muli nga sila'y tinanong niya, sino ang inyong hinahanap? At sinabi nila, si Jesus na taga Nazaret. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo na ako nga. Kung ako nga ang inyong hinahanap, ay pabayaan ninyo ang mga ito na magsiyaon sa kanilang lakad. Upang matupad ang salitang sinalita niya, sa mga ibinigay mo sa akin ay hindi ko iniwala kahit isa. Pagklaro, kapatid na Gabriel. O diba, ganun ba yung ginawa ni Apollo Kibulo? Yan ang tango siya, Brother Gabriel. Yan ang masakit. Hindi po eh. Diba? Yes, at, yes. Oo. At sa verse 10 hanggang 11, ipakita lang natin, mababasa natin yun, yung sinabi mo kanina tungkol kay Pedro na si Pedro naman, bumunot siya ng tabak at tinagpas yung tenga nung isang, isang sundalo ata ito, kapatid na Gabriel. Opo, hindi opo. Kawal. Yung kawal. At sa verse 12, ano ba yung ginawa ni Kristo? Ituloy natin sa verse 12. Siya ba'y nagtago? Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo. Kaya dinakip si Jesus ng pulutong at ng pangulong kapitan at ng mga punong kawal ng mga Hudyo at siya'y ginapos. Akala ko ba, Brother Gabriel, kaya nagtago si Jesus kasi may kondisyon pa siya bago siya dakpin. Hindi po eh, ibang-iba. Baka sa ibang saling kabunok, try nga natin magandang Biblia. Sige nga. Try natin. Baka iba yung nakasulat. Try nga natin. Opo eh, try nga natin. Si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat na mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Ayun. Akala ko ba, Brother Gabriel eh, magtatago muna si Jesus at magbibigay muna ng kondisyon bago siya dakpin. Hindi naman ganun eh. Diba, Brother Gabriel? Yes. Ay, yes. Wala iba. Wala? O, diba? Mm-hmm. Kaya, Brother Gabriel, ano bang verdict natin sa sabi ni Kibuloy? E di, arestuhin na yan. Diba ganun yun, Brother yun. Gabriel? Yes. O, diba? Ay, nako. So, yan po ang ating episode ngayon. At syempre, base sa ating evaluation, talagang dapat nang hulihin yan. Nagtatago pa kasi sa kanyang mga dapat bayaran sa batas. Diba, Brother Gabriel? Amen. Fugitive na siya, nakakahiya. Oo. Ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid.
Kung like po ang video na ito, paki-smash na ang like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman, ako po si Cabolo. At kami ang inyong taga-suri! Ayan, Brother Gabriela. Oh, so, iba talaga si Kristo ng Biblia at yung Kristo sa Dapaw. Oh, eh, ano bang dapat gawin dyan? Eh di, ano bang dapat nating gawin? Eh di, kung makita nyo si Kibuloy, eh di arestuhin na kagad. Oo. Yes. Oh, meron po tayong ano, ha, kakayahan, yung tinatawag nilang ano, citizen's arrest. Ayun. Yun. Oh, diba? Nako, kawawa naman si Kibuloy. Pati yung ano daw, Bloody Moon daw, eh kay Kibuloy daw yon, Brother Gabriel, na iugnay. Iniugnay talaga nila, ano? Ay, nako naman. Ang ending, mali pa pala yun. Solar eclipse pa na. Okay, sige, Brother Gabriel, ha? Bye po, mga kapatid. I'm gonna give my praise to you. Ako po si Caburno at ako ang inyong taga-suri.